Hello sa inyo, Marlena, Alex ng 40 Days Video. Pagpapatuloy po natin ang episode 64 na Today's With Madam. Si episode 64, Fact 121. Okay. Nako na tayo dito sa aking segment. Dahil itong segment na ito, bago tayo magsisimula, ito talagang makikita ng ating mga Madalena Alex. Ito wong. Parang tangalan ako, no? Ito wong. Parang sisiraan ng ulo, no? Ito po ang gustong-gusto niyo lahat. Ito po ang the word of the day. Ang ating word of the day na bibigyan kahulugan ngayong araw na ito ay ang salitang pure love. Ibig sabihin ng pure love is wagas na pagmamahalan. Kung kahit kailan walang nangyayaring away, gulo o gusto sa isang relasyon dahil matatag ito at hindi nakakasira ng relasyon ng kahit nino man. Ibig sabihin ng pure love, matatag ang relasyon, walang sisira, hindi nag-aaway at nasisira ang kanilang relasyon sa isa't isa dahil ang pagmamahal sa kapwa-tao ay nananaig sa kanila. Okay! Yun na ating bibigyan ko lang dito lang yan sa The World of Today. Okay, dako na tayo dito sa palatuntunan ng aking segment. Dito tayo sa Madam Magdalene segment. Ito na. Dako na tayo dito lang yan sa oh my gosh, the Madam Magdalene segment. Ito ang ating unang segment. Sasagutin ni Madam Magdalene the problem. Okay, meron po tayong dalawang letter sender na nagpadala na kanilang letter love problem na aking sasagutin. Okay? Okay, unahin natin ang unang letter sender mula kay Nadine Luz ba? Luna. Nasabi ni Nadine Luna, Madam Magdalene. Malamig po ang Pasko ko. Ano pong mapapayin nyo sa mga malalamig ang Pasko? Okay. Ibig sabihin ng malalamig ng Pasko, ibig sabihin, walang makakasamang mahal sa buhay o loved ones. Okay? Sa darating na kapaskuhan, huwag kayong mag-alala at huwag kayong malungkot. Okay? Dahil sa darating na kapaskuhan, walang dapat malungkot. Lahat tayo masaya. Dapat kasi ang kapaskuhan is share love and share joy sa kapwa-tao. Dapat tayo magbigayan sa araw ng kapaskuhan. Walang malungkot. Lagi tayong masaya. Kahit malalamig ang Pasko natin, dapat pa rin tayong maging masaya. Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng ligaya. Di bali na lang na wala kang jowa. Di bali ko lang yung jowa. Ano po kang jowa? Kung marami ka namang kaibigan na nagmamahal sa'yo, tuluyan. Di ba? Ibig sabihin, maraming nagmamahal sa'yo kaysa sa jowa mo. Minahal ka ba ng jowa mo? Di ba? Hindi ka nga kinakontakt. Di ba? Dapat mas mahalaga sa'yo ang pagmamahal ng kaibigan o pamilya. Huwag mong unahin. Hindi mahalaga ang boyfriend o jowa. Di bali walang jowa. At least masaya ang buhay mo. Oo. Dapat maging masaya ka kung anong meron ka. At kung makontento ka kung anong meron ka at huwag kang maghahanap na ng iba. Dahil pag naghanap ka ng iba, nako, yari ka. Diba? Huwag kang maghahanap ng iba. Matuto ka sa isa at hindi ka magagawa ng madami. Matuto ka lang sa isa. Isa lang ang isa. Isa lang gusto. Okay? Matuto ka sa isa, yun lang ang dapat mong gawin. Matuto ka lang sa isa. Isa lang. Matuto ka lang sa isa. Okay? Okay. Ito pang mapapayo ko sa malalamig ang Pasko dyan. Okay? Ha, di bali na lang nawala ka yung jowa. Hindi mo kapiling ang mahal mo sa buhay, at least maparamdam mo sa kanila na mahal mo siya. Mahal mo sila at sila ang number one sa puso mong napaka-importante, hindi mo kahit kailang mawala sa'yo. Kasi ang pamilya, buong tao sa buong mundo, ang pamilya ang pinaghuhugutan natin ng lakas.
kasi ang pamilya ang nakapagbigay sa atin ng unawa o pagrespeto sa ating nararamdaman. Kaya ang pamilya lang talaga ang nakakaintindi sa atin. Kasi yung ibang tao, imbes intindihin, ginugulo at inaaway para tayo. Okay? Dapat mong mahalin yung kung anong meron ka at huwag kang puro et cetera, et cetera. Maging ikaw lang sa sarili mo, okay lang. Okay? Yun lang mapapayo ko sa'yo, Nadine. Nadine Luna. Okay, dako na tayo sa next letter sender mula naman kay Colleen Natividad. Sabi ni Colleen Natividad, Madaling, ano po ang gagawin ko sa boyfriend kong inakas po ang kapatid ko para po sa kaligayahan niya? Oh my gosh! Okay, yon ay isang pagkakamali. Okay? Ano ang gagawin mo? Hiwalayin mo syempre. Masakit, di ba? Na maramdaman mo na ang boyfriend mo ay inaahas ang kapatid mo. Imbis magal ka sa boyfriend, sa ate mo dahil nilalandi pala, dapat sa boyfriend mo ikaw magalit dahil siya naman pala ang gumawa ng dahilan na kung saan makakasira yung relasyon ninyong dalawa. Nako girl, kung ako sayo, mag-usap kayo ng lalaki, sampalin mo siya ng mag-asawang sampal at sambitin mo ang mga salitang gayon niya lang marinig sa bunganga mo. Ganun ang gawin mo. Kasi ang babae kasi ano siya eh, mahina magsalita at mabait ang mga babae. Pag siya'y niloko at nagalit, iba magalit ang mga babae. Tandaan niyo lang mga lalaki ha, hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo na huwag kayong gagawa ng masama na makakasira sa relasyon ninyong mag-asawa. Dahil yun ang paraan na makakasira sa inyo. Oo, binibigyan ko lang kayo ng payo. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Binibigyan ko lang kayo ng payo. Okay. Dako na pa. Okay. Meron pa pala. At doon sa kapatid mo, mag-usap naman kayo ng kapatid mo. Okay? Sabi mo sa kanya, kapatid, iwanan mo yung hayaan mo na lang siya. Huwag kang magpaakit sa kanya. Sabi mo na huwag kang magpaakit sa kanya kasi pag nagpaakit, gusto din ng kapatid mo na kung ano yung ginagawa sa iyo ng boyfriend, yung ginagawa sa kanya ng boyfriend mo. Diba? Gusto niya yon. Pag hinayaan niya ka, pag hindi niya naman hinayaan, ibig sabihin nire-respeto niya ang relasyon ninyong dalawang mag-jowa. Diba? Dapat mong itindihin ang nararamdaman o side ng kapatid mo bago kang magsugod o magbigay ng sama na nood mo sa kanya. Ibig magalit ka sa kapatid mo, dun ka sa lalaking magalit. Huwag doon sa baba. Sa kapatid mo, okay? Kasi pag nagalit ka na wala sa lugar, nako, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Kasi pag magalit ka wala sa lugar, maraming taong maapekto yan. Maraming taong maapekto yan. Dapat intindihin mo kung anong nararamdaman ninyong dalawa, okay? Be yourself. Huwag kang gagawa na kung dahilan na kung sa makakasira ang sa relasyon ninyo. Kasi kapag nasira yung relasyon yung dalawa, nako, ewan ko lang kung masisigla pa ba ang inyong relasyon. Okay. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking segment. Ito sa sasagutin ni Madam Magdalene ng Love Problem. Okay. Dako na tayo dito lang. Dito ka. Dako na tayo sa next segment ng aking show. Itong gustong-gusto nyo ito lahat. Ito ang bigyan kahulugan nito ni Madam Magdalene. Ang ating bibigyan kahulugan for today ay ang salitang previous love story. Ibig sabihin, nakaraang pagmamahalan. Ibig sabihin, natapos na kayo o may love story kayo. Ibig sabihin, yung love story na iyon tumatak sa iyong utak.
Oh, kasaysayan yun. Oo, marami nangyari sa relasyon nyo yung mga pagsubok, mga magandang nangyari, pangit, o kung ano-ano pa. Yun ang ibig sabihin ng, yun po ang ibig sabihin ng previous relationship o previous love story. Okay, yun lang ang bibigyan ko kalaga nito. Yung bibigyan ko kalaga nito ni Madam Magling. At eto na ang segment ni Madam Lucy. Hello sa inyo mga Lucinatic ng for today's video. Magpapatuloy po namin ng episode 64, part 2, 1-to-1 ng today's with Madam. Dako na tayo dito lang yan sa mga tips sa kagandahan ni Madam Lucy. Okay, effortless ba kung ang inyong kilikili ay may putok? Oh my God. Anong gagawin mo para maging maganda ka pa rin sa paglumpaglabas ka at hindi maaamoy ang iyong kilikili? Okay, pwede po kayo pagkatapos yung maligo, maglagay po kayo ng Rexona ng lalaki o babae. Kung ano man po kayo, babae ba kayo o lalaki, ilagay nyo po. Pagkatapos, paglagay po kayo ng tawas. Ang tawas ay nakakapagbigay po yan ng absorbed, nag-aabsorb po yan ng amoy ng putok. Hindi, ibig sabihin, pagpapawisan ka, hindi po siya mangangamoy. Ang dulot ng tawas po is marami po siyang nutrients sa ating katawan na makakapagbigay po ito ng kulay sa ating kilikili, makakapagbigay po ito ng absorbent acid. Okay? Kasi po, yun, makakapagbigay ito ng ascorbic acid. Okay? Dako na tayo dito lang yan sa mga payo sa kagandahan ni Madam Lucy. Okay? Kung effortless naman po, puro naman po itim-itim sa bandang dito sa kilikili ninyo, pwede po kayo maglagay ng pulbo. Ang pulbo ay nakakapagbigay po yun ng puti ng katawan, o kaya makakapag-absorb po siya ng init mula sa itim po dito. Pwede po din kayo maglagay ng sunblock. Okay? Sunblock ay nakakapagbigay po ng energy mula sa inyo dito. Okay? Maraming salamat sa panonood niyo ng aking vlog. Ako po si Madam Lucy. Dito lang yung sa Madam Lucy segment. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Madam Lucy. Nagsasabing, kung may problema ka sa kagandahan, huwag kang mahiyang lumapit kay Madam Lucy. Dahil sasagutin ko ang problema mo sa kagandahan. Goodbye and babuji!